Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga, at sa iyong paghatol ay wala kang pananagutan sa ibang Diyos. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan, at maaari kang magpakita ng habag kanino man sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinapakita mo ang iyong lakas sa nagaanilangan sa iyong ganap na kapangyarihan, at pinaparusahan mo ang sinumang nakakaalam nito, ngunit sinasadyang di kapansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabaging ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kung iyan ang nais mo, ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagpipigil. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig, lubhang mahabagit, banayad magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumarating para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niyang hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang iniyasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani,
Ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Sa pagpapatuloy, isa pang talinhaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 bakol na harina. Kaya't umalsa ang minasang harina. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinhaga. At wala siyang itinuro sa kanila nang hindi sa pamamagitan ng talinhaga. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta, "Magsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko ang mga bagay na nalilihim mula panalikhain ng daigdig." Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid." Sumagot si Jesus, "Ang nag-aasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na nag-asik ng damo ay walang iba kundi ang diablo." Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paano ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Hiyahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang ama. Makinig ang may pandinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.